guys, kwento ko lang. Nung high school ako, nakagraduate ako ng high school sa Quezon National High School, 1997. So, nakakalala ako ng isang tao nun. And, dati tambay-tambay lang ako sa ano, sa Antigua, sa Hacienda Inn. Pag mga alas 10 na ng gabi, o kaya 11, so libre pasok na doon sa disco 1 eh. Para libre na yung entrance, so batang kali kasi ako noong time na yun. And siguro ang kapatid ko pa lang noon, dalawa pa lang kami, si Dundan tsaka ako. May din kasi akong pumasok sa disco, pero hindi naman ako yung magaling sumayaw. Panood-nood lang, tapos yung pati yung pinsan ko si Jojo. Yun, and uso pa ngayon, tan-tan-tan-tan. Tan 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 tan, yung mga ganun. And isa din sa nakakilala ko doon si Jelly at saka si Sharon. Si batang yagit kasi yung mga yun. So, magaling siya sumayaw and taga Barrera siya, taga Kota. Kung di ako nagkakamali, taga nun talaga sila. And nauso si Casper, yung mga pangalan ng tambay doon eh. Magagaling silang sumayaw and so ang sa Lucena City kasi Hacienda Inn at saka yung Antigua lang yung may sayawan, pero pinakamaganda talaga sa ano sa Antigua. So pag naman sa Hacienda Inn pang matanda yun, pero hindi, meron may banda doon tapos sayawan, and pag mga kabataan sa ano sila sa Antigua. Then, kung gusto mo naman yung mga banda, Dick's Diner, tapos meron naman din yung Mozart, yan, puro banda naman yun. And ako nun, so gusto kong pumasok sa, ano, sa fast food. Ang una kasi fast food dun sa Lucena City, walang iba kundi LC Big Mac lang, tapos may prank. So, yung Big Mac Food Center, tambayan yun yung mga pagod na, yung mga alas dos na ng madaling araw. So, batang kali ako, hanggang minamagdabang na ako eh. So, yun, nung dumating yung Jollibee, nag-apply ako ng trabaho, pero hindi rin ako pumasa sa interview, tapos yung exam. So, naalala ko nun, may sinulat ako, na matagal ko na sinulat to. Siguro yung pelikula yata ito ni ano, ng mga, sila Gabby Concepcion, sila Maris, parang si Jackie Blanco, and yung mga batang college sila nun, nakalimutan ko yung title ng pelikula. So, yan. So, isinulat ko siya sa yellow pad and ito yung naalala ko na ako kasi mahilig ako mag-notes. Ang tanong dito eh. Ang kailangan namin ay may experience na sa trabaho. Ito yung tinanong nung ito yung nag-a-apply pero ang sagot nung may-ari ng kumpanya, sabi, ang kailangan namin ay may experience na sa trabaho. Yun naman yung sagot nung nag-a-apply si Jacqueline Jose. Si Jacqueline Jose. Ito naman yung sagot niya, o sagot niya nun yung babae. Paano ako magkakaroon ng experience kung di mo ako tatanggapin sa trabaho? Yan. So, ito yung dati kasi, nung high school ako, sila Budoy, yan, batch screen sa Quezon National High School, and siya, hindi siya gwapong lalaki, pero taga-market din siya. Pero alam mo ba, na siya yung sumasayaw sa suot lang niya yung mascot. Mascot ng, kung di ako nagkakamali, nag-apply siya sa McDo, nag-apply din siya sa Jollibee. Siguro siya din siya sa mga dancer ng mga mascot na yon. Yung mascot lang yung Jollibee, pero yung McDo, iba yun. Ilan ba yung ng Jollibee? So, meron si, nakalimutan yung mga character dun eh. So, isa din sa mga dancer dun. And, alam mo ba na siya lang yung nakapasok na service crew. Ako, hindi ako nakapasok. Kaya, yung para bang, kung ibabalik ko yung throwback lang, kung bababalik ako sa year 2000, 1997, 1998, 1999. So, gusto ko talaga maging service crew. And, nakilala ko nga si, si Edu, si
Edward niya si Tita Borden, and naging manager siya dun sa ano, sa KFC, nag-ano sa discuss sa McDo, sa Jollibee. Marami siyang active na nagawa niya kasi scholar din siya. And ako, nag-apply nga ako scholarship, hindi din ako matanggap-tanggap eh. So, yun. Ang dami kong ano, ang dami kong mga na-miss, pero yun, hindi naman siya, para bang kinikwento ko lang, sinishare ko lang natin. Gusto ko talaga ma-experience yun. Pero nung ano naman, nung naging service crew ko, yung ano yung mga, ayun, tagapagluto ako ng chicken, ano, chicken wings, kaso hindi naman, ano eh, mga, yung mga inuman dyan sa ano, sa mga video kay bar, yun, and tagapagluto, chicken wings, ano ba, yung may mga tumitable na babae dun, ano siya yung resto bar, so yun lang, and, ang hirap kapag wala kang experience, kasi kapag wala kang experience sa service crew, kagaya nun, dapat nung una pala nag-apply na ako sa ano, sa LC Big Mac, kasi kung meron kang experience doon, pagdating nung dumating yung Jollibee, so madali ka na ma-qualified. And nung time na 2009, isa sa mga ahead sa akin na course ng ano, ng programming and C4, yung naging manager nun ng Jollibee ay galing sa school namin. And kapag galing sa school namin, St. Bernard, basta recommendation ng register namin, ng school namin, kakusapin lang yung manager kasi doon kasi siya nag-graduate sa school namin, pinapasok niya. Pero nung time ko, 2009, may edad na rin ako, hindi na rin ako nakapasok sa Jollibee. Eh, gusto ni mami na, ma'am, gusto ko talaga maging service crew ako doon sa Jollibee. Pero hindi siya nangyari. And sa ibang bansa kasi, pagkakalam mo talaga sa Amerika, kapag matanda ka na, 40 o oldest ka na o may pag-asa ka pa rin magtrabaho kasi bawa sa mga fast food panggabi ka naman. So hindi pa yata, hindi ko lang alam kung ano nangyayari yun dito sa Pilipinas. And yun, kailangan ko pa rin mag-research. So siguro sa iba ganun. And yun lang, thank you and sharing my story sa nangyayari sa board. Bye for now.